si siede. At alam ko kung ano ang susunod na tanong. Paano kasi nakapasok sa eksena? Paano nga ba? Si Jopay, lumapit yan sa akin kasama nga yung driver ni Tito Alan. Sabi sa akin ng driver ni Tito Alan na gustong pumasok na dancer sa amin. So sabi ko, eh nung time na yun, dalawa na yun, sex bomb at saka focus. Sabi ko, hindi kita pwedeng ilagay sa sex bomb, so try muna kita sa dance focus. Nung may galing si Jopay, so inilagay ko naman siya dun sa laban o bawi na. Tapos, siguro, naiba kasi yung color ng hair niya, hindi lumalabas yung ganda niya. So, yung mga comment, hindi maganda yung si Jopay. Kasi nung una, may kulay ang buhok ko. Tapos, nilapitan nila ako, sabi, di ba taga kabila ka? Mamaya, chucho ka. Sabi ko, siya kaniya ako. Hindi po. Tapos yun, akala siguro nila chucho ako. Tapos, yun nga, may kulay yung buhok ko. Pero pinakita ko pa rin yung kaya ko. So, sinabi ko, na alika pakulayan natin yung hair mo, balik natin sa dati. Ayun, kinabukasan, pagbalik uli sa laban o bawi, akala, bago na namang babae, ang ganda-ganda daw. Hindi nila alam, yun din yung dating girl na sinabing mukhang matanda. Kasi nga, because of her hair, may mga streak na gold, parang gano'n. Si Jola, nakuha ko yan sa TV, babe. Cute kasi siya eh, pero alam ko na hindi gano'ng kagaling sumayaw. Eh, tama-tama po nun. Nakaalis lang po ni Lucky Cebu. Ayun po. O tapos, tinanong po sa akin ni Ate Joy kung gusto ko pong mag-sex bomb. Sabi ko, opo, kasi ang idol po talaga sa sex bomb, si Ate Rochelle at siya si Pepay. Pero si Jolan kasi may interest nga, madaling matuto. Ayun, nai-improve naman kahit pa paano.